sindikato dyan sa Philippine Statistics Authority, pinatutunton ng mga senador. Ito na nga po pinatutunton ni Senator Loren Legarda sa Philippine Statistics Authority, PSA. Ang sindikato sa loob ng kanilang ahensya na nagpapalabas ng mga birth certificate na Pilipino ang mga dayuhan. Kasunod yan ang pag-amin ng PSA na maaaring kanselahin ang birth certificate ni Bambang Tarlac Mayor Alice Gu dahil wala itong mga supporting document na magpapatunay na isa siyang Pilipino. Ayon kay Legarda, may mga dayuhang nagpapanggap na Pilipino gamit ang birth certificate mula sa PSA at nakakakuha na dahil ipipresenta yung kanilang PSA birth certificate, makakakuha na ng passport, Philippine passport naman mula sa DFA. Department of Foreign Affairs. So tinukoy ng senador ang pag-amin ng DFA sa budget hearing noong nakarang taon na umabot sa mahigit 300 na birth certificate ang nagamit para makakuha mga dayuhan ng isang Philippine passport. Sa kabila nito ay wala pa rin anyang nakakasuhan. Kailangan anyang suriing mabuti ang pagtanggap ng mga aplikante para sa birth certificate, lalo na ang mga late registration. Dahil naabuso to, Pati, itong late registration na to, at maaaring ang nagagamit sa panloloko. O, tas gamit yung birth certificate proving that they're Filipino. Nakakabilisin na ng mga lupa. Nauna nang nabunyag sa pagdinig ng Senado noong Miyerkules na 19 na taong gulang na si Gu nang iparehistro siya ng kanyang ama na isa pong Chinese national. Base sa tala ng PSA, late registration din ang ginawa sa kapanganakan ng tatlong kapatid umano ni Gu. Narito po ang bahay ni Senator Legarda. At ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. Senator Loren Legarda. Sa isang pahayag, binatikos naman ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ontiveros ang mga hindi magtugma-tugmang detalye sa kwento ni Gu kaugnay ng kanyang birth certificate. Isa rito ang pagsabi ni Gu na nung una, no, sinabi niya, inabandon na siya ng kanyang ina. Tinukoy ni Ontiveros na lumalabas sa tala na may tatlo pang sumunod na kapatid si Gu na Leal rin ang apelido tulad niya at ng sinasabi niyang ina na si Amelia Leal. Ayon sa senador, hindi ito tumutugma sa kwentong inabandon na si Gu. Kinwestiyon din ni Ontiveros ang pagsasalarawan ni Gu sa sarili bilang simpleng tao. Ayon kay Ontiveros, may 16 na sasakyang nakarehistro sa pangalan ni Gu. Kabilang anya rito mga pick-up, sport, mga SUV, close van at ilang dump truck. Pero ayon naman kay Gu, mga sasakyan ito ng West Cars Incorporated na nasa negosyo ng buy and sell ng mga sasakyan. Pero pag may buy and sell ka, hindi naman linalagay dun sa ikaw may ari ng blank. It's a blank ano, di ba? Diba? Sales, the deed of sale. So diba? Yung seller, ililipat dun sa pangalan ng buyer, hindi na ipapangalan dun sa alam ko, negosyo ng buy blank, and sell. Blank yan eh, para pag binabuy and sell, basta hawak mo lang yung original deed of sale. Yan alam pero ko. Hindi na re-register sa pangalan ng Gu kung negosyo niya ang buy and sell. Correct me if I'm wrong. Alam ko nga blank dapat yung deed of sale. So inamin niyang isa siya sa mga incorporator nitong ang kumpanya ng buy and sell. Hindi na rin anya bahagi ng kanyang mga asset ang mga naturang mga sasakyan na ibenta na rin ang ilan sa mga ito. Inamin din ni Gu na bukod sa piggery ay mayroon din siyang meat shop at embroidery business. Baka sa kanya si ano, yung baboy na nakawala sa Cebu. Oo, nahulog sa ano? Sa truck. Oo. Ang layo. Nauna nang sinabi ni Gu na simpleng tao lang siya sa kabila ng pagkakaroon niya ng maraming negosyo. Pero para sa mga senador tulad ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi maituturing na simpleng tao si Gu. Lalo pat nagkaroon siya ng helicopter.
Inamin naman ni Go na minsan siyang nagmay-ari ng helicopter na plinano sana niyang gamitin sa negosyong air taxi. Mm-hmm. Ayun, parang Grab, yeah, pero chopper. Ayon sa kanya, na ibenta na ito sa isang British company. Kinuwento rin ni Go na naitatag niya ang kanyang mga negosyo sa tulong ng kanyang ama na nagbigay sa kanya ng pera pang puhunan. Gusto ko maging simpleng tao. I want to be a simpleng tao. Parang si Glock 9.